Magandang umaga mga bata. Meron ako sa inyo ang ipapakilala ng isang guro. Siya ang magbabantay sa inyo sa inyong pagsulit mamaya. Halika dito at pakilala mo ang iyong sarili. Ako nga pala si Binibining Chris Santos. Ako ang magbabantay sa inyo sa inyong pagsusulit mamaya. Mga bata, batiin niyo si Teacher Trish. Magandang umaga, Teacher Trish! Teacher Trish, nandiyan ang driver. Aalis na tayo. Magbalik-aral muna tayo habang nasa biyahe papuntang paaralan. Angelica, ano na nga ba ulit ang pangalan? Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang ngalan ng hayop ay isa ding pangalan. Mga bata, magbugtungan tayo gamit ang ngalan ng mga hayop. Mauna na po ako magbugtong, teacher. Mataas ko ang nakaupo, mababa ko na katayo. Ako din po may alam na bugtong. Sa araw ay nahihimbing, sa gabi ay gising. Meron din po ako. Bastos ng kapitan, hindi mahawakan. Meron din akong bugtong sa inyo. Matanda na ang luno, hindi pa naliligo. Sagutin naman natin ang mga tanong tungkol sa pangalan. Lumakad sa paligid ng bukirin si Kimi at nakita niyang mga manok. Ano ang ngalan ng tao? Si Edna ay nakitang sumakay sa kabayo. Ano ang ngalan ng hayop? Sinabihan sila ni nanay na makipaglaro ng mga holin sa inyo. Ano ang ngalan ng bagay? Ang baybayin ay puno ng iba't ibang kulay ng payong. Ano ang ngalan ng lugar? Walang pasok tuwing araw ng kalayaan. Ano ang ngalan ng pangyayari? Ang liit ng asul na ibon. Ilan ang nakitang ibon ni John Noel? Ah! Ang daming mga ibon dito! Ilan ang nakitang ibon ni X-Ril? Kailanan ng mga pangalan. Ang pangalan ay maaaring isahan o maramihan ayon sa paggamit nito sa pangungusap. Ang isahan ay tumutukoy sa iisang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ibon, isahan. Ang maramihan naman ay tumutukoy sa dalawa o higit pang mga tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Mga ibon, maramihan. Mangarap ko magkaroon ng purang kotse. Akong magkaroon ng madaming mga kotse. Ang iba pang halimbawa ay babae, isahan. Tatlong babae, maramihan. Bag, isahan. Dalawang bag, maramihan. Tandaan,
Ang pangngalan ay ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Kailanan ng mga pangngalan. Ang pangngalan ay maaaring isahan o maramihan ayon sa paggamit nito sa pangungusap. Ang isahan ay tumutukoy sa iisang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Ang maramihan naman ay tumutukoy sa dalawa o higit pang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Sagutin, isulat ang mga pangmaramihan ng mga pangngalan. Damit. Bote. Pantasa. Silya. Unan. Nandito na pala tayo. Magpaalam na kayo kay Teacher Catherine. Paalam, Teacher Catherine! Paalam mga bata, galingan nyo sa inyong pagsulit. Okay.